ang Epic Challenge sa episode na ito. You will try to do a circumnavigation around the Taal Lake. And you know what? When I found about it, I was so excited. Wow! Bulkang Taal. Ang pinakamaliit na bulkan sa buong mundo. Isang maliit na bulkan na nasa gitna ng mumunting lawa, sa tuktok ng bulkan, na kung saan ay napapalibutan ng mas malaking lawa. Kung nalito ka dyan ay isi-simplify natin sa madaling salita. Bulkan sa loob ng lawa. Sa loob ng bulkan. Sa loob ng lawa. Talaga namang mindfuck ang statement na yan, kaya tanggapin mo na lang na talagang kakaiba ang bulkan ito. Pero yan exactly ang magiging adventure challenge sa episode na ito. Ang ikutin ang palibot ng Islang Taal sa pamamagitan ng pagsagwan sa lawa gamit lamang ang paddleboard. At dahil sa alert level 2 na nakataas sa bulkan, ay pinagbabawal ng Coast Guard na lumapit sa mismong isla ang sinuman. Kaya't ang outer layer ng lawa lamang ang magiging part ng atin paddle challenge. Na kung saan ay aabot sa 50 kilometers ang distansya na sasagwanin ng ating challenger. Wow! Good luck na lang sa kanya kung di siya ma-overfatigue kakasagwan maghapon. At dahil walang naglakas ng loob na tanggapin ang challenge na ito, ang ating documentarista na si Geek Adventurer, aka Seth Ranger, ang magiging adventure challenger natin. Anyway, dahil walang camera person na magdodokumento ng challenge na ito, ay nanghatak kami ng isa sa mga kaibigan na siyang magbi-video ng lahat ng kaganapan. Nausap ako ng friend ko na si Pinoy Geek Adventurer na i-film ko siya sa gagawin niyang paddling Taal. At yun nga, kasama ang ating reality crew, nagsimulang magsagwan ng ating bida mula sa area ng Laurel. Ito, kung makikita niyo itong lumot-lumot na ito, dito siya nagsisimula kanina mag-paddling. So, nung dumating kami dito, kalmado pa yung tubig. Sa una ay kalmado lamang ang tubig sa lawa, at relax na nakapag-paddle si Sep Ranger sa fish cages area ng lawa. Subalit pagdating sa area ng talisay. So, pagdating niya doon sa gitna, biglang lumakas yung hangin, saka yung alon lumakas na. Oh, no. Kaya nahihirapan siyang pumunta doon kasi masalungat siya sa alon. Muntik na siyang matumba. Kasi nga, malakas yung alon. Umupo na lang siya kasi para nahihirapan siyang tumayo kasi munti ka na siyang mahulog. Sa kalaunan ay nakaramdam na ng pagod ng ating challenger. Mukhang napasubo sa kanyang 50-kilometer paddle, kaya't nagpas siyang mag-stopover sa may tanawan, bandang kalahati ang challenge ng ating adventurer. At dito natin na-meet sa kaunahang pagkakataon, ang newbie vlogger na si Fia Danka. I met Geek Adventurer and I have learned that he's been traveling around the world. And his next stop is here in Taal Lake where he's gonna challenge himself.
and was a little bit inspired and also at the same time surprised that he's actually wearing mask during his paddleboarding. So it's a bit like kind of weird but inspiring as well, because you're not also promoting being confident, and but also you're promoting being cool at the same time. So, dahil nga sa sobrang ilibs nitong si Fiedanka, ay naengganyo siyang subukan ng paddleboarding. Kaya't siya ngayon ang ating magiging guest challenger sa episode na ito. At dahil unang beses pa lang niyang gagawin ito, ay kailangan niya munang matutunan ang basics ng paddleboarding na malugod namang ituturo sa kanya nitong si Geek Adventurer. And you know what? When I found about it, I was so excited. First, I was really very scared because this is my first time to even handle the paddle. Actually, I'm not good in swimming, but I'm afraid of trying this new activity. He told me the basic steps. So all you have to do is, of course, to focus and then balance, and then you paddle on the left side and then on the right side. I'm afraid that I might fall. And there you go. It really happened while I'm having a practice. Bagamat kabado at di marunong lumangoy, ay mabilis na natutunan ng ating wildcard challenger ang pag-paddleboarding. And then after some practices, then you can just easily go out to the middle of the lake. Kaya't ang challenge sa kanya ay marating ang Baywalk ng Wawa, na kung saan ay 4 kilometro din balikan ang layo, mula sa Baywalk ng Banadero na pinanggalingan niya. Makalipas ang 45 minutes ay kahanga-hangang naipasa ni Fiedanka ang kanyang pagsubok dahil nalampasan na niya ang area ng Wawa. Kaya naman pasado ang kanyang grado sa challenge na ito dahil kahit di siya marunong lumangoy at kahit takot na baka mahulog sa paddleboard, ay na-overcome niya ito at narating ang kanyang destinasyon. I was so amazed because I didn't even know that I'm capable of paddleboarding. And so for those new beginners, maybe you can also try, and it's an exciting activity. Wow! At ngayon naman ay tapos na ang pahinga nitong ating main adventurer na si Sep Ranger, dahil kailangan na niyang ituloy ang kanyang challenge na ikutin ang lawa ng Taal. Subalit bago marating ang area ng Kapusod, ay isang di inaasahang pagkakataon ang nangyari. Oh no! Villages around a volcano near the Philippine capital. The Taal volcano has blasted a dark gray plume into the sky. Authorities have raised the alert level. That means a magma is near or at the surface of a volcano and a hazardous eruption is imminent. An eruption last year displaced hundreds of thousands of people. Dahil sa biglaang pagtaas ng alert level sa Bulkang Taal, ay kailangang ipagpaliban ang circumnavigation challenge sa episode na ito. Talaga naman nakakaunsyami ang resulta, pero parang tila lihim na nakangiti sa loob ng kanyang helmet itong si Geek Adventurer dahil sa nangyari. Kaya tabangan na lang natin ang mangyayari kung mapagtatapos.